Hi guys, gudang umaga. Yan pangalawang araw sa paglinis dito sa ano, bakuran, dito sa likod. Yan malinis na yung ano namin dito. Harap ng bahay. Kinuha ko yung mga halaman natin dito. Ito yung mga saging pinag ano na namin, pinagbubunot. Yan. Hindi ko pa naakyat yung bubong. So, wala tayong hagdanan. Busy din si Yualan dun sa pag ano ng bubong nila, pag ayos. Yan. Salamat naman sa dalawa kong pinsan, tinulungan niya ako mag ano guys, mag ano sa paligid, maglinis. Yan, tinanggal ko na rin yung mga halaman dito para mapatag yung lupa. Kapon dun sa kubo, muntik nang makagat yung kapitbahay namin sa cobra. May nakasilong na cobra sa kubo, delikado pa naman yun. Nung natumba yung kubo lagi akong nasa silong noon kinukuha ko yung mga itlog sa kubo, sama ko pa naman si Carl. Delikado yung cobra, ang laki pa naman. Kita yung cobra dito sa kubo guys, o dyan banda yung nano yung kubo natin natumba. Ayan, yan na lang yung natira sa kubo natin, yung upuan at saka yung kulungan. Yung bubong kinuha na ng papa ni Kyle para magagamit din nila. Doon naman tayo mamaya maglinis yung mga dahon. Tataniman na lang natin to ulit ng ano, gulay. Wala nang natirang saging, ubos. Yung konti na lang, magwalis-walis na lang kami dito sa likod para malinis na yung ano natin, likuran. Mayang hapon ko na lang anuhin yung bubong. Wala tayong hagdanan. Yung siwalan doon, nag-ayos din sa kusina nila. Yung mangga hindi to basta-basta madali kung hindi ma-chinso. Anuhin ko na lang to na pag mabakante yung mag-chinso na kapitbahay namin, tapos na rin namin to. Ang problema nga lang daw talaga ay gasolina. Kailangan pag magpa-chinso daw, may magpa-chinso, tayo pa yung bibili ng gasolina kasi hirap sa pagpila talaga. Kahapon inabot na kami ng alas 5 bago kami nakabili ng gasolina para magagamit dun sa ano natin, generator. Hanggang alas 12 lang din yung binili namin gasolina. Nagtira ako ng kalahating galon para magagamit mamaya pagpunta natin sa Tagbilaran. Ayun, linis muna kami dun sa likod guys para matapos yung ano natin dito, mga kalat, mga nasalanta sa bagyong audit. Yun, yung dalawa kong pinsan na tumulong sa akin.
crazy hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. Ayan guys, nilipat na namin yung upuan dito sa kubo natin. Kaya inayos na namin yung ano dun, yung mga bakod. Yung ano na lang, walisan na lang namin tumamaya yung ano, mga dahon. O isama na lang kaya namin yan sa pag-araro. Balak ko nito eh, anuhin ko na lang. Taliman ko na lang ulit ng kamote. Eh wala na yung mga saging. Yung pinaghirapan kong itanim nawala. Ang natira ay yung niyog. Iwan ko lang kung mabubuhay pa ba yung niyog. Kung makasurvive pa ba yan. Medyo naano na kasi yung mga ugat yan sa ilalim. Pinatayo ko na lang kasi yan ulit para baka sakaling mabuhay pa. Mga kambing yan, pinakawalan ko na lang muna yung mga kambing natin kasi maano sa ano, kahoy pag tinali maano lang yung lubid dun sa mga tumbang kahoy, hindi makakain na masyado. Mas mabuting ano na lang, kawalan na lang muna yan. Yun yung upuan natin dito na sa ano, harap ng pintuan ng kusina. Saging Willow? Snack naman na tayo guys. Kapon yung ha? Kamkaw? Snack muna tayo yung saging. Yan, yung upuan. Lagyan ko na lang ng trapal dito guys para hindi mainit pag maglalabad dito sa balon. May masilungan tayo. Yun na lang, aakyatin ko na lang mamaya para maayos yung bubong natin dun. Kain muna tayo ng saging. Stress na ba? Kamang tama, snack na. Launa pa muna. Ha? Sa pugo ng reloha na gan. Launa? Launa pa? Launa pa ko. Nang-snack naman tayo, launa pa muna. Parang bitawan, sanay oras, Will? Oh. Sanu. Pas mom sa tanang reloha launa pa mura gani araman ming gadok dok. Hmm? Kuan balik to sa kamabukan kay nahan manurok siyang bata. Hmm. Mulo do siya. Mulo siya? Patod na ko. Ah. Ngusom. Patong bukan. Ha. Ko para ano mo na si Edwin na. Ngatong dia bata. Butoy-butoy. Boxing oto? Si lain man namay tubig. Tali paso. Tali paso lagi. Hmm. Kalau dia pun namo sinda ya. Ha, lumutan na ko na boxing oto. Hmm. Hello. Ngobelo boy. Eh, unsa naman ni? Pas.
natin yung mga bubong guys. Lagyan ng pako. Meron pa lang din na pakuan dito banda. Yung kuan siya mo siya pakuan ba? Hangin. Ang bilis. Pongon ya. Ini ada po atau suhut yang ada di sana. Oh, ada di sana. Bintan saya masih pandai. Ayan guys, yung trinabaho natin. Ang dami pa lang hindi na pakuan. Kaya pala nung umulan, tumulo talaga doon sa loob ng bahay. Kasi medyo naaangat pala yung bubong. Hindi naman sinabi nung nagtrabaho na hindi niya nalagyan ng pako. Kainis yung nagtrabaho. Dami hanggang doon guys, oh. Walang pako. Ay, yung bubong gumagalaw-galaw pala pag humahangin. Kakapasok pala yung tubig sa loob. Pati dito. May nakita akong butas dito kaya basa yung gitna ng ano natin. Dun sa may ceiling fan. Pero ayos na. Ngayon na lang natin yung papunta dun. Kasi hapon na rin. Bubog na yung araw. Pakain pa ko sa mga alagang bibi. Yung paligid natin. Doon si Camille at si Yashil doon sa Kilayban. Buti na lang kamo yung signal natin. Di natangay ng hangin. Iba na tayo guys. Bukas ulit. Sigan pala yung dalawa kong pinsan doon. Naman nila yung mga ano guys, yung mga dahon. Bili na lang ako ng bulkasil para bawat pako lagyan ko ng bulkasil. Yan dito maayos ban, maayos yung pagkapako niya. Bawat ano talaga naka ano yung pako, naka linya. Hindi yung pagka ano nito guys, oh. Ano talaga yung pagkapako niya, pulidong pulido. Yung banda doon lang talagang medyo kulang sa pag ano ng karpintero. Basa yung ano doon sa loob, tumutulo.